minsan hindi natin namamalayan sa kaunting problema na dumarating sa ating buhay ay agad tayong nagrereklamo. At kung minsan dumarating tayo sa punto na nais nating sumuko o bumitaw sa hamon ng ating buhay. At meron din namang mga katanungan ang gumugulo sa isipan at nakakapagpayanig ng ating pananampalataya kung bakit natin ito nararanasan at kung bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo, sa tingin natin, tayo lang ang nakararanas nito. Subalit natuklasan ko sa maiksing panahon na makarating ako sa lugar na ito at makilala ko ang mga tao dito ay mas naunawaan ko na maswerte pa pala ako at kahit papaano ay nakapag-aral ako ng maayos at may maayos na tahanang tinutuluyan. Ang istoryang ito ay pumukaw sa aking kaisipan na dapat magpasalamat tayo sa kung anong meron tayo, malaki man o maliit. Ang aming grupo ay nagtungo sa Sablayan, Mindoro upang magmasid at alamin ang estado ng pamumuhay ng ating mga katutubong mangyan. Sa aming paglalakbay sa lugar na ito ay makakasama namin ang Saling Leadership Institute, Rotaract at Rotary Club of Alabang Madrigal Business Park. Ang Saling Leadership Institute ay nakilala din bilang Mindoro Missions Team na pinangungunahan ni na Sir Edward Neil Benavides at ang kanyang kabiyak na si Ma'am Doreen Benavides. Ito ay isang non-profit organization na nakabase sa Sablayan, Mindoro na nagtuturo at nagsasanay ng ating mga katutubong mangyan sa kanilang leadership skills at marami pang mga kasanayan at kakayahan upang kanila itong maibahagi sa pag-unlad ng kanilang komunidad, lalo na kung paano maglingkod sa ating Panginoon. Bago pa man sumapit ang Kapaskuhan, ang aming grupo ay nagtungo sa Saling sa Mindoro upang makapagbigay ng kasiyahan sa mga batang benepisyaryo ng organisasyon. Bit-bit ng aming grupo ang iba't ibang mga donasyon o tulong katulad ng mga school supplies, bags, mga food packs at iba pa. Tinatayang nasa mahigit kumulang 2,000 families ang kanilang natutulungan. Bukod sa gift giving, iba't ibang mga programa at aktibidad ang dala ng grupo para sa mga ito. Dito sa Para Lang Ito kami nagtungo upang ibigay ang aming mga dala para sa kanila. Hindi kayang tawaran ang mga ngiti at saya na mga mag-aaral nang kami ay dumating sa lugar. Dahil ang tunay na Pasko,
ko ay ang pagbibigayan at tiyudiwa ng ating pagtutulungan. Nagugas pa kayo ng kamay? Nagugas ko. Nagugas pa. Ilang kain. Kamaan mo ako. So, nagugas kayo ng kamay, ha? Yan. Oh. Ano po kaya? Dito. Hindi kayo pwede dyan magpiksa. Pila dito, ha? Ay, gawas lang kamay. Ay, mga basa lang ang kamay. Matapos ang gift-giving, ay nagkaroon din ng simpleng feeding program at patimpalak sa mga taong lumahok sa Belen Making Contest. Habang naririto ako sa gawain ito, madami akong natutunan at natuklasan sa kalagayan ng ating mga katutubong mangyan. Bukod sa wala silang sapat na kabuhayan, ay nahihirapan din silang abutin ang mga basic needs tulad ng pagkain, maayos na tirahan, kasuotan, at seguridad maging sa kalusugan. Bukod pa rito, marami din akong nalaman tungkol sa kanilang kultura. Noong una ay hindi ako makapaniwala na umiiral pa din ang ganitong mga kasanayan o tradisyon sa kanilang lipunan, na kung saan kapag ang bata ay naituring isang cursed baby ay hinahayaan na lang itong mawala sa mundo. Ang kultura po namin, sa sanggol po namin, kapag ito po ay ipinanganak na nakaharap sa baba, ito po ay hindi maganda sa kanila, na mayroong, kaya ito po ay kailangan nilang isakripisyo. Ang kultura po nila ay kapag po nakatagilid po ang bata ay yun po ay hinahayaan na po at pinapatay na po. May kapansanan, pinapabayaan na lang po nila yun hanggang sa mamatay. Hindi kayo iba po, sinasadya na po talaga nilang patayin yung bata. Sobrang sakit po nung kanyang ina. Kaya po ay naawa po kami sa kanya. At siya po ay aming kinuha. Napupunta po sa amin ang bata, kagaya nung yung sa una, yun po ay nakuha ko po sa ospital ng Sablayan. Dahil yung aking pong asawa ay nakakumpine doon, sila ay nakakumpine din. Subalit, dahil yung bata ay 50-50 na, halos si mahirap ng huminga, ay nalisan na po ng swiro ng doktor at yung nanay naman ay umiyak, iniwan na po sa akin. Ang sabi niya, sayo na ang aking anak. Natakot din po ako nakunin dahil baka sa kamay ko mamatay dahil hindi na po siya humihinga, matagal na ang kanyang paghinga. Subalit, nanalangin po kami mag-asawa sa Panginoon. Ang sabi namin, sa Panginoon, kung kalooban mo ang batang ito na mabuhay, buhayin nyo naman po. Ngayon kung hindi na, kunin nyo na po kasi kawawa na siya, nahirapan na. Subalit, salamat sa Panginoon, siya po ay nabuhay. Nabuhay po siya at ngayon nga po ay may asawa na siya. Masalimuotang kwento, subalit totoong nagaganap ito sa kanila. Kung kaya naman, narito din ang MMT o Saling Leadership Institute upang kahit papaano ay mabigyan sila ng kaalaman at mabigyan din sila ng edukasyon upang maiwasan ang ganitong gawain sa kanilang komunidad. Sila po ang nasa puso ko po kasi sila ay mas kawawa dahil wala silang ina. Pinabayaan sila ng kanilang ina at ama. Kaya wala na po silang magiging ina kung hindi ako. Kaya kung ano po yung pagmamahal ko sa mga anak ko, ganun din po ang pagmamahal namin sa kanya. Lalo higit na dito sa huli kong ampon, talagang mahal na mahal po namin siya. Dahil siya po ay 6 na buwan kong inalagaan, pinagamot. Dahil po siya ay may sakit na naninigas. Kaya siya po talaga ay parang mahal na mahal namin. Kaya nung
nung siya po ay namatay, halos hanggang ngayon di pa po kami nakaka-recover dahil kailan lang po yun. Sila po talaga ay mahal namin, kahit hindi po sila galing sa akin. Isa sa mga naging inisyatibo ng organisasyon ang hikayati ng mga katutubo na iligtas ang mga batang ito at mabigyan ng pagkakataon na masilayan at mabuhay din sa ating lipunan. Nagkaroon sila ng inisyatibo na ang ilan sa kanila ay maging foster parent na kung saan ang mga itinuturing na cursed baby o rescued baby ay kanilang kinukupkop upang alagaan at kanila din itong ituring na sariling mga anak. Ako man mismo habang tinatanong ko sila ay hindi ko mapigilang mamangha sa kanilang pagmamahal sa kapwa at hindi ko mapigilang mapaluha sa kanilang kwento. Bagamat sila din ay hirap sa buhay, ay hindi sila sumusuko na itaguyod ang mga batang kanilang kinukupkop, imbes na pabayaan na lang sa kabundukan. Ang mga taong ito ay nangangailangan ng matinding tulong o suporta. Saksi ako sa kanilang pinagdadaanan sa buhay na kahit nagkukumahog sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, ay patuloy pa din silang nag-aalaga ng kanilang kapwa. Sa pagkakataong ito, namulat ang aking kaisipan na kahit tayo ay modernisado na, ay mayroon pa palang mga taong katulad nila na halos hindi maabot ng tulong. Ako po ay narito at nanawagan po ako na doon sa magulang ng bata na na hindi na sana nila bibigyan ng halaga, pero ay dahil sa nirescue po namin ay ngayon po ang bata ay buhay na buhay. So ako po ay nanawagan din sa mga tao na sana po ay magkaroon po tayo ng isang pagmamahal tulad ng pagmamahal ni Jesus na ibigay natin ang ating kapwa-tao, at dahil yan ay tao din, bata rin, so kailangan pahalagan po. Yan lang po. Mabuti na lamang at mayroong Saling Leadership Institute na nagbibigay ng inisyatibo na maabot ang ating mga katutubo sa Sablayan, Mindoro. Natutulungan ng organisasyon ang komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay nito ng mga leadership trainings para sa mga nais makapag-aral dito. Ang ilan sa mga leaders ay marunong ng makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa kanilang sariling wika at naibabahagi naman ito ng maayos sa kanilang komunidad. Malaking bagay po at malaking tulong yung pag-aaral namin sa Isilay, dahil una po bilang pastor ay nagagamit ko po yung aming napag-aralan. Halimbawa po, minsan punta pa ako sa aming tribo, wala akong dalang Bible, dahil sa ulo na po namin yung kwento ng buhay ni Jesus, na ikukwento po namin ng maayos, tapos hindi po sila naalangan sa amin. Kasi nga, minsan pag may dala po kami ng Bible, nahiya sila, pero pag punta namin doon, nagkukwentuhan lang kami, tapos sinishare na po namin yung salita ng Panginoon. Ayun po, sobrang kagalakan po kasi naramdaman namin, naranasan namin ang presensya ng Panginoon, at sobrang kagalakan dahil nagamit ang buhay namin sa ministry, lalo't higit sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Dahil sa pag-aaral ko dito sa SLI ay natutunan kong magpakumbaba, nagpipigil sa sarili. Ayun po. Hindi lang in terms of spiritual, pero itinuturo din dito kung paano tayo mag-serve sa ating community at magbigay ng pagmamahal sa pamamagitan ng material at maging sa mental, sa education at sa health. Kahit malayo ang kanilang tahanan, ay tsinatsaga ng mga mag-aaral ang makatapos ng kanilang pag-aaral. Hindi nila iniinda ang tinik sa kanilang mga nilalakaran. Kahit nakayapak, ay pumapasok pa rin sila sa paaralan. Ba't di kayo chinelas? Walang chinelas? Asan chinelas mo? Itong flavor. Kahit na walang laman ng kanilang sikmura, ay alam nila ang kahalagahan ng edukasyon. Hirap po ng buhay at saka yung pagka, ano po, yung minsan po ay wala, pumapasok po ng walang baon.
pag kailangan po rin po pumasok para po tumaas po yung grade. Nag-aaral pa rin po kahit ano po. Meron naman po ako mga klase na handa magbigay po sa akin. Naging hadlang ko po dati yung hirap po ng buhay katulad na lamang po sa kakulangan sa financial po, sa mga kulang sa mga gamit at saka sa mga ano po, sasakyan papuntang school. Sobrang layo. Ano po, 3 oras. Naging challenge ko din po yung kahirapan po sa buhay, yung hirap po ng dinadaanan namin sa ngayon. Yung hirap po ng mga magulang ko sa pagtatrabaho po, sa, tulad na lamang po yung pagkakaingin. Yun lang po yung hanap buhay po namin. Ilan lang sa mga natulungan ng Saleng ay ang mga batang ito. Marami sa kanila ang nais din makapagtapos ng pag-aaral. Ngunit kahit libre na ang makapag-aral sa kanilang lugar, ay dahil na rin sa kahirapan at layo na kanilang lalakbayin makapasok lang sa eskwela, ay marami sa kanila ang hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. At mas pinipili na lang ang mamuhay sa kabundukan. Napakahalaga po ng pag-aaral sa para sa akin kasi po dyan po mababago yung pamumuhay namin, yung edukasyon po yung susi ng tagumpay upang hindi na po namin maranasan sa susunod yung nararanasan po namin sa ngayon na paghihirap. Simula nang dumating ang MMT, ay hindi na po ako na nahihirapan po na walang pumasok ng walang baon. Mas kinakaya ko na po para po sa pangarap. Na-encourage po ng Saling nung yung pag-aaral ko kasi gusto ko din po matulungan yung kapwa ko katutubo. Sila po yung nagsisilbing inspiration ko para sa pag-abot ng pangarap. Gumagaan po yung mga pangangailangan namin tulad po sa allowance, sa feeding po. Yung allowance po, ginagamit ko sa pambayad po sa mga project, pambili po ng mga gamit ko sa school. Bagamat nariyan ang Saleng, marami pa din ang mga pangangailangan ng organisasyon upang matugunan ang iba pang mga suliranin ng komunidad. Kung kaya, hinihikayat din nila na tayo mismo ay maging kabahagi ng kanilang gawain at personal na masaksiyan ang kalagayan ng ating mga katutubo. At sa kabilang banda, ay tayo din mismo ay makapag-abot ng tulong o biyaya para sa kanila. Kung makikita po ninyo, ganito po yung kanilang bahay dito. So, sa mga nais kong tulungan po sila, hanapin nyo lamang po yung Saleng Leadership Institute sa Facebook. So, nandito po kami para magbigay po ng kaunting tulong po sa kanila. Isang eye-opener sa akin ang maging bahagi ng misyong ito. At nagkaroon ako ng malawak na kaisipan na simple lang pala ang mga suliranin na aking kinakaharap kumpara sa kanila. Mabuti pa tayo ay marunong tayong gumamit ng mga cellphone, computer at nakakapag-aral tayo ng libre at mayroong maayos na pasilidad. Gayun din sa ating mga pamilya na hindi tayo pinabayaan mula nang tayo ay isinilang sa mundong ito. Sana sa aking pagbabalik sa lugar na ito ay maging bahagi muli ako ng kanilang misyon upang makapagbigay ng tulong at mga kaalaman o kasanayan na very sustainable na kanilang magagamit sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Para sa mga nais tumulong sa kanilang komunidad, maaari po ninyong bisitahin ang Facebook page ng Saleng Leadership Institute kung paano magiging bahagi ng kanilang misyon na makatulong para sa ating mga katutubong mangyan. Sabi nga sa Saleng, kay Kristo bawat tribo, a team of trained Christian servant leaders and workers for every village in Mindoro. Hindi lang dapat isda ang ibinibigay natin sa kanila, bagkos turuan din natin sila kung paano mangisda. Kung sa tingin ninyo ay pasan-pasan na ninyo ang daigdig sa inyong mga suliranin, tignan na lang natin ang ilan sa ating mga kababayan na kahit nahihirapan sa buhay
ay patuloy pa din nilang nilalabanan ang kanilang mga hamon sa buhay. Ako po si Rafael Rodriguez at ito ang aking istorya.